O mga suke, bili na kayo ng mga laruan para sa inyong mga Junakis. Laruan na tumpak nilang magugustuhan. O mga mare, sigurado ako dyan. Sigaw ni Clea habang paduro-duro sa mga nagdaraang tao sa kanyang shop, habang hawak ang lato-lato na kanyang tinitinda. Oy be, baka gusto to ng anak mo. Tignan mong maigi. Tamang-tama lang to sa kamay niya at may alalay din para hindi siya masaktan. Bilhin mo na to, mura lang, promise. Lumapit siya sa babaeng may dalang bata bago pinakita kung paano iyon gamitin. Naku, pass miss, masakit sa tenga ang laruan na yan. Nakabusangot itong sambit bago hinila ang anak. May iba pa naman kaming laruan, missis. Barbie, marami akong Barbie. Dito na kayo, presyong abot kaya lang. O baka naman gusto mo ng mga bubbles-bubbles. Nakangiti niyang alok. Kinuha ang palobo bago iyon pinakita sa bata. Mama, gusto ko po ng Barbie. Tinanaging paru-paro ang tenga ni Clea sa narinig. One lang po, Mama. Please, birthday gift mo na po sa akin. Anak, marami ka pang Barbie sa bahay, hindi ba? Obe, narinig mo ang anak mo? Pagbigyan mo na. Alam mo naman ang mga bata, minsan lang kung humiling, kaya dapat pagbigyan mo na. Ikaw din, baka lumayo ang loob niyan sa'yo. Pambubudol niya sa bata. Bagay din to sa anak mo. Machi-machi sila ng kulay, di ba, Bek? Pinakita niya ito sa bata. Dahilan para mas lalo itong makiusap sa kanyang mama. Mama, sige na po. Hindi na po ako magpapabili ulit. Ngumiti si Clea matapos makita kung paano lumambitin ng bata sa damit ng kanyang ina para magpabili. Bumuntong hininga ito. Hay, sige na. Pero last na to ah, Sophie. Buti na lang at bagong sahod ang papa mo, kaya mabibigay ko ang gusto mo. Magkano ba to, miss? Kinuha niya ang plastic na laruan bago ito tinignan. 150 lang po, ma'am. Kumindat pa ito na parang lalaki, habang ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Ang mahal naman? Wala bang tawad yan? Nabawasan ang ngiti ni Clea. 130, ma'am. Sagad at bonggang presyo na. Aniya bago mahinang tumawa. Napatango naman ang babae. Sige, kukunin ko. Paki-plastic na lang, te. Kumuha ng plastic bag si Clea bago nilagay ang isang kahon ng Barbie bago yon inabot sa bata. Kinuha na rin niya ang bayad at nagpasalamat. Nang makaalis ang mag-ina, ay umupo muna siya sa isang silya bago nagpaypay. Shit! Ang init! Putragis! Napakahina talaga ng beta ng laruan porque hindi magpapasko? Kanyang komento bago tumayo at kumuha ng malamig na tubig sa loob. Inisang lagok niya iyon bago naiiling na hinilot ang nangangawit na liig at binalak bumalik sa labas. Pero isang pangyayari ang kanyang narinig. Hoy, aba! Sigaw niya sa pagkabigla nang bigla na lamang may lalaking pumasok sa loob ng kanyang shop at hinawi ang kanyang mga paninda. Nanlaki ang mga mata ni Clea matapos makita ang magulong gamit na gawa ng lalaking walang muka. Hoy, tarantado! Sino ka? Bakit ka nanggugulo sa shop ko? Ipapabarangay kita! Sigaw niya at kumuha ng walis tambo. Hinto! Gumulong ito sa may gilid ng shop matapos siyang hampasin ni Clea sa kanyang binti. Naiinis naman na lumapit sa kanyang babae. Pero bago niya makita ang mukha nito, ay muli na siyang nahila ng lalaki. Hoy! Hanapin niyo kahit saan. Kapag nakita niyo, paputukan niyo kaagad. Nahulog ang cap ng lalaki dahil sa mabilis niyang kilos. Nakita niya kung paano napalingon ang mga taong humahabol sa kanya sa open na shop. Kaya naman wala siyang choice kundi idiin ang dalaga sa may pader. Bago walang tinginan, nahinalikan ang labi ng babaeng kadikit. Napadilat ng malaki si Clea dahil doon at hindi agad nakakilos dahil sa halik nito. Hinampas niya ang dibdib ng binatang kaharap. Mas lalo nitong sinakop ang kanyang labi. Nasa paligid lang yon. Hindi siya pwede basta mawala. Hanapin niyo! Nagdaan sa likod nila ang mga armadong lalaki. Kaya agad na nilisya ni Ichiro ang mukha ni Clea bago mas idiniin ang kanyang halik. Ramdam na ramdam niya ang pagpalag nito sa ginagawa niya. Kaya naman oras na hindi na niya maramdaman ang mga kalaban, ay agad niya itong binitawan at binigyan ng hangin upang makahinga. Ano? Wala sa sariling usal ni Clea bago siya tinignan. Hayop ka! Namumutla niyang saad habang hawak ang kanyang labi. Lumabas naman ang seryosong mukha ng lalaki at wala siyang ganang tinignan. Ano yun? Putang ina! Ano yun? Halik ba yun? Paulit-ulit niyang inaalala kung anong nangyari.
inaalis ang pagiging balisa sa sarili. Hinalikan mo ako! Ang kaninang nanlalaking mga mata ay mas nalaki pa habang nakatingin sa gwapong mukha nito. Manyakis ka! Sa isang iglap ay bigla niya itong sinugod at sinuntok. Suntok na hindi inaasahan ni Ichiro na gagawin niya. Wait! Inalog ng lalaki ang kanyang ulo bago siya tinignan. Hindi ganun. Tarantado! Manyakis kang kupal ka! Bastos! Bastos! Patuloy ito sa pagsugod sa kanya, kaya walang ibang choice si Ichiro, kundi ang saluhin ng kamay nito bago siya pinatahimik sa lapag. Look, miss, I didn't mean that to happen. I left it no choice but to use you to get away from them. Tulong! Tulungan niyo ako! Rape! Rape! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Binababoy ako! Napamaang ang labi ni Ichiro matapos marinig ang walang katapusang sigaw ng babae. Kumakawag-kawag pa ang katawan nito na parang bulate. What the hell? Usal ni Ichiro sa gulat at malamig na tono bago gumapang palayo sa kanya. Tulong! Shut the hell up, oh God! Hindi siya makapaniwala sa ginagawa nito sa kanya. Shut up ka dyan! Totoo naman ah! Bigla itong bumangon at dinuro ang ulo niya. Manyakis ka! Magnanakaw ng puri! Hindi ko nga sinasadya. Ganti rin ni Ichiro bago siya madilim na tinignan. Sinadya mo! Magnanakaw! Baboy! Tulong! Muling tumayo si Ichiro para sana patahimikin siya. Damn woman! You're unbelievable! Naiinis niyang usal bago ito tinitigan. Umayos ang mukha nito bago siya masamang tinignan. Hindi talaga believable sa'yo dahil ikaw ang gumawa. Bastos ka! Magnanakaw! Walang galang sa tindera! Bakit? Mukha bang bar ang shop ko para lapitan mo ako at basta nalang halikan? Mukha ba akong pokpok? Nakita mo, mukha akong mabaho, di ba? Kaya bakit ka nangunguha ng halik na hindi naman para sa'yo? Bastos! Napahilamo si Ichiro sa kanyang mukha dahil sa walang tigil na pagsigaw ng dalaga. Alala akong pagkakamali. Ako mismong tatapos sa buhay niya. Bulong ni Ichiro sa isipan. Hindi makapagpaliwanag si Ichiro matapos magpasukan ng mga tambay sa labas upang hanapin si Clea. Anong nangyari, Clea? Tanong ni Ato, isa sa mga tambay sa kanto nila. Naging tutok sila sa kalagayan ng babae, kaya naman walang tunog na kumilos si Ichiro at umalis. Bumalik siya kung nasaan ang motor niya, bago iyon pinaharurot palayo sa palengke. Maniwala nga kayo! May lalaki kanina! Gwapo, matangkad, tisoy, tapos malaking lalaki talaga! Nagpatumbling-tumbling pa nga dito sa sahig eh. Tapos bigla niya akong hinablot at hinalikan. Sigaw ni Clea sa pagpapaliwanag habang dinidikta ang nangyari kanina. Lumapit sa kanya ang kapatid na lalaki bago siya may pag-aalalang tinignan. Sigurado ka ba yan? Hindi ka naman niya sinaktan. Hindi naman Kuya Badu, pero totoo talaga eh. Hinalikan niya ako. Tapos sabi niya wala daw siyang choice. Pwede ba yun? Sigaw niyang muli. Wala talagang paawat ang bibig. Tumawa naman ang ibang tambay sa sinasabi niya. Parang hindi naman ako naniniwala na may gwapo, matangkad at mabangong lalaki ang hahalik sa'yo. Baka naman nananaginip ka lang ah. Nanlaki ang mata ni Clea bago lumapit kay Manoy bago ito hinampas sa balikat gamit ang tambong hawak niya kanina. Hoy, ang kapal ng libag mo! Kahit na ganito ako manamit dahil sa pagiging trying hard ko maging independent, ay may ibubuga pa rin ang ganda ko, no? Tignan nyo! Sexy ako at makinis, kaya hindi imposibleng may gwapong magtangka sa akin. Pagmamalaki niya habang hinahaplos ang balat na nakatambad, tumawa pa lalo ang mga ito na mas lalo niyang kinaiinis. Clea, may pag-aalala na tawag ni Bado sa kanya. Hay naku kuya, kung ako sayo, babantangan ko na ang lalaki yun. Napakawalastik, hindi pwedeng basta na ako maabuso ah. Sexual harassment yun. Ay naku. Magsasampa talaga ako ng kaso dahil sa pangahalik niya sa akin, gago siya. Bigla siya nitong binatukan. May pera ka? May pera ka? Ngumuso si Clea bago hinawakan ang labi niya. Basta, sadya man yun o hindi ay hindi ako papayag na palampasin siya. Makikita niya. Tamo, makikita niya talaga. Kuya, gulpihin mo yun ah. Kung mahal na mahal mo talaga ako, gugulpihin mo yung manyakis na yun. Walang pakiwara niyang sambit bago inalalayan ang sarili. Galit siya. Galit na galit siya sa ginawa ni Ichiro sa kanya kanina. Humanda talaga siya sa akin. Mamamaga ang uso niya sa bawat suntok ng mga tambay dito. Bulong ni Clea sa sarili. Si Ichiro naman ay agad humiga sa kanyang kama
habang hawak ang kamao niyang nananakit matapos niyang makauwi galing palengke. Kinuha niya agad ang spare phone na kanyang ginagamit bago tumawag sa mga tao para sa balitang iyahatid. Thomas, I got ambushed by an unknown group. May paiimbestigahan ako sa iyo. I want you to know who's behind this. Utos niya sa mga otoridad na tono bago padabog na binitawan ng cellphone at nahigang muli. Bigla niyang naalala ang mukha ng babae. That damn annoying, talkative and violent woman. How could she accuse me of rape? I just kissed her. What's her deal? Bulalas niya habang inaalala ang naiwang tagpo sa babae. Napagulong pa siya sa kama habang kinakalimutan ito. Pero hindi niya talaga maiwaksi sa kanyang isipan. Lalo na ang paraan ng pagsigaw nito sa kanya at ang pagsuntok nito sa kanyang labi. She's unpredictable. Komento niya at wala sa sariling napangisi. Aksidente lang naman talaga ang nangyari kanina. Kung hindi ako hinahabol ng mga yun at inangkampatayin, ay hindi naman sana kami aabot sa ganun. Walang tigil niyang pagsasalita habang nakakuyom ang kamao. You must attend and lead the orientation between the organization later, Ichiro. Hinahanda mo na dapat ang sarili mo sa mga bagay na ito. Kinabukasan nilang usapan sa pagkainan kung saan kasama ang pamilya. I told you, Dad, I am not interested in being part of the mafia. Walang buhay niyang sagot bago binitawan ng hawak ng kubyertos. Painalim na tumingin sa kanya ang ama bago binagsak ang kitchen knife na gamit. Tantanan mo ako sa ganyan mo, Ichiro. May usapan na tayo tungkol dito. At bilang nakatatandang anak, ikaw ang kailangan mag-step in sa pagkuha ng posisyon na bibitawan ko na. But Dad, Ichiro, napatingin siya sa ina. You are the mafia heir and it's your responsibility to take care of the clan. You swore in front of the group that you will be the successor after your father's son. Many bad things will happen and many will take advantage of the Gold Alliance when your father steps down to his position in the underworld. Napatahimik si Ichiro sa sinabi ng ina bago mabigat na huminga. Ilang linggo bago ang connotation, pupunta ang emperador para manood ng mga bagong hahalili sa bawat grupo. Ihanda mo ang sarili mo. Sabat ng ama na nagtatag ng kanilang mafia bago bumalik sa pagkain. Wala namang nagawa si Ichiro kundi ang umoo. Matapos lang ang kanilang pagkain ay umalis na si Ichiro upang pasukan ng pinamumunuang large tech company sa bansa. Kinala siya bilang CEO nito na nagpapatakbo ng lahat ng sister companies nito sa bansa. At nang matapos ay hindi na muna siya umuwi. Muli siyang nagbalik sa pagtakas sa gabi bago tumungo sa lugar kung saan nangyari ang isipin niya tungkol sa babae. Habang nag-aayos ng mga paninda si Clea, ay bigla na lamang bumukas ang pintuan. Agad siyang napatingin doon at nunlaki ang mga mata. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong niya bago kinuha ang walis sa tinutok yon sa kanya. Naaalala kita! Ikaw yung manyakis! Marahas na napabuga ng hangin si Ichiro sa narinig. Huwag kang lalapit! Sigaw nito matapos niyang humakbang para sana matignan ng babae. I just want to talk to you. Aniya sa malamig na tono. Tinaas naman ni Clea ang daliri bago siya inilingan. Talk to me? Palusot mo! Laos na yan! Tapos ano? Kapag nakalapit na ako sa'yo, hihilain mo yung bewang ko tapos sasabihin, Baby, let's do it again? Ganun yun eh. Tapos hahalikan mo ulit ako. And then mawawala ka na naman ulit. Magnanakaw ka talaga! Naghiwalay ang labi ni Ichiro dahil sa narinig. God, why you're thinking like that? Dahil halata naman sa mukha mo na wala kang gagawing maganda. Iyan, that look. Mata mo palang halatang manya ka na. Bakit? Libog ka na? Huwag ka dito. Buwelta ka agad ni Clea na mas lalong kinalaki ng seryosong mata ni Ichiro. Look at me, woman. I told you that I didn't mean to do that. Hep! At least ginawa mo pa rin. Sigaw ni Clea bago ito pinagbabato ng gamit. Oh yan! Manya ka! Umalis ka rito! Alis! Umalis ka! Mabilis na iniiwas ni Ichiro ang katawan para ilagan ang mga gamit na binabato sa kanya ng babae. Para siyang hangin kung gumalaw. Alis sabi! Galit ako sa'yo! Pero hindi niya naiwasan ng bote ng pintura na paparating. Tumama iyon sa kanyang muka, kaya agad siyang napahiga habang hawak ang ilong at bibig na nagdurugo na rin. Damn! Mura niya sa kabila ng hilo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ngayong nasaktan ka, dadaing ka. Nako, umalis ka sa shop ko. Kung hindi ay hindi lang bote ng pintura ang magpapadugo sa mukha mo. Lumapit siya rito para tignan kung maayos ba ang tama nito sa mukha.
Hindi makapaniwala si Ichiro habang nagpupunas ng sarili. Masama siyang tumingin sa babae bago nagmamadaling kumilos at hinablot ito bago nilagay sa ibabaw ng damisita. What do you think you're doing to me? You! Akala mo ba palalampasin ko pa ito? I came here to fucking apologize and yet you do this. Ano bang ipinagmamalaki mo? Bakit? First kiss mo ba yon para iyakan mo ng ganyan? Tanong niya rito habang pinapanatili ang kanyang katawan sa lamesa. Kumawag si Clea bago siya pinanlakihan ng mata. Aba oo, napakahalaga ng first kiss ko. Alam mo bang ilang lalaki nang tinahulan ko para lang protektahan ang sarili ko? Tapos ikaw na nakawin mo lang. Alam mo ba kung gaano nakaka-depress yun? Hindi pa ako makatulog sa gabi kasi kinikilabutan ako sa kakaisip kung ikaw ay babalik. Ah, you're so talkative. Lumapit siya rito. Ano bang puri ang pinagsasabi mo? Halik lang yun babae, halik lang. At hindi ka ba nakabenepisyo sa halik ko? Ako na ang humalik sa'yo. Alam mo ba kung ilang babae ang naghahangad na mahalikan ko? Pagyayabang niya rito bago tinignan ang mata ni Clea. Suminghap ito bago siya nakamaang na tinignan. Ang kapal naman ng apog mo. Wala akong pakialam kung gwapo ka, mabango ka, maganda ang katawan mo, o kung magaling kang humalik. Biglang kumurba ang ngisi sa labi ni Ichiro dahil sa narinig. What did you say? Tanong niya habang tinatago ang ngisi. Wala akong pakisayo. Ang main topic ko dito ay kung paano mo ako hinalikan nang wala man lang dahilan. Bakit? Para saan ba yun? O kung may dahilan man, wala na akong pakialam. O bakit ka ba nagagalit din? Di ba dapat mas magalit ako? Kasi ako yung naabuso. Ako yung inosente dito. Ako yung biktima. Ako yung pinagsamantalahan. Ako yung naging kawawa. Kaya I have all the rights to get mad and to demand justice for myself. Sigaw ni Clea na may pag-iyak na tono. Napatitig naman sa kanya si Ichiro bago naiiling na napatawa. Wala itong tigil sa pagdakdak. Kaya naman kumapit si Ichiro sa may table at mabagal na nilapat ang labi niya sa dilaga dahil ng pagtahimik nito sa gulat. Nakapikit na lumayo sa kanya si Ichiro. Marahan namang nagmulat si Clea bago sinalubong ang tingin nito. Relax. Mapangakit na sambit ni Ichiro sa tukso. Ikaw! Nilagay niya ang daliri sa labi ni Clea bago bumulong. You're beautiful. Gusto na agad kita. Nakakalalaki na tumawa si Ichiro bago siya marahang nilayuan. Matapos noon ay kumalabit siya at sa isang iglap lang ay nawala na siyang muli sa harapan ni Clea. Ang naiwang babae ay napahawak sa bibig bago muling napasigaw. Peste sa Pasko! Adlaw sa peste! Tindahan sa peste! Halok sa peste! Peste nga gwapo nga manyak, mga tao! Peste! Frustrated niyang tugon habang sinasabunutan ang sarili. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakakilos nang hawakan at halikan siya nito kanina. Pangalawa na yun. Lumipas pa ang ilang gabi at ilang araw na mas lalong naiinis si Clea dahil sa madalas na pagpuslit ni Ichiro sa kanyang tindahan. Kung hindi bibili ay iinom ng murang alak habang nakatanaw sa kanya. Maging ang mga kuya at tambay na kanyang pinatambangan para kay Ichiro ay nauto nito dahil sa libreng alak. Hoy, ikaw! Nilapag ni Clea ang bote ng Red Horse sa lamesa ni Ichiro bago siya tinapatan. Bakit ba panay ka nandito? Nag-angat ng tingin si Ichiro bago siya malalim na tinignan. I told you, didn't I? Gusto na agad kita. Madiin niyang sambit bago nagsali ng alak. Umirap naman si Clea. Ayoko sa'yo. Umalis ka na. Aniya at umirap. I don't want to. Umiling ito. Ayoko sa Inglesyero. Niluga niya ang itim na buhok dahilan para mapatingin sa kanya lalo si Ichiro. Eh di magtatagalog ako. Sagot ng lalaki na kinataas ng gilid ng labi niya. Ayoko sa mayaman. Bulong ni Clea at masama siyang tinignan. Kailangan ko bang ibaba ang pwesto ko sa kumpanya para magustuhan mo ako? Gusto mo bang maging janitor na lang ako? Tuluyan ang napamaang si Clea dahil sa narinig. Nagtatrabaho ka sa kumpanya? Curious niyang tanong. Marahan namang tumango si Ichiro. CEO. Simple niyang sagot na nagpamaang kay Clea. Big person pala ito. Usal ni Clea sa sarili. Dumukwang siya sa lamesa bago ito dinuro sa mukha. Hindi ako assuming ah. Pero mayaman ka naman, kaya bakit ako? Sigaw niya rito at ininuman ang baso ng alak na iniinuman ni Ichiro. Madaldal ka kasi.
Para bang naglolo ko lang nitong sagot. Sumimangot naman si Clea. Ginagago mo ba ako? Marahang umiling si Ichiro bago inunat ang kanyang labi sa pagngisi. Hindi naman, nagsasabi lang ako ng totoo. Sa isang araw ata, nakaka 1,000 word count ka. Nanlaki ang mata ni Clea bago siya dinurong muli. Hindi yan totoo ah! Sigaw niya. Nagkibit-balikat lang si Ichiro. Hindi ako nagsisinungaling. Naiinis na binagsak ni Clea ang katawan sa upuan bago muling nakainom ng alak. Kinuha naman niyo ni Ichiro bago siya ininingan. Don't drink too much alcohol. Masama sa katawan. Bakit ikaw? Tanong ni Clea. I was raised to deal with different kind of liquors. I can handle myself. Pagyayabang niya na kinasingkit ng bilugang mata ni Clea. Bakit ka nga sa akin nangungulit? Dahil iba ka sa ibang babae na tinatapon ang sarili nila sa akin. Sila, pabebe, at masyadong babae. Ikaw, maingay ka, madaldal, mayabang, bayulente. Mukha ngang hindi ka pa naliligo araw-araw. Lahat na ng pangit na kadangyan ng isang babae ay nasa iyo na. Nanlaki ang mga mata ni Clea dahil doon. Confession ba yan o insulto? Parang mas lamang ang insulto dyan na. I just stating facts. Lumubo ang pisngi ni Clea sa narinig. Nakakabwisit ka! Singhal niya sa lalaki bago siya inirapan. Lahat naman yun ay pinagkaintiresan ko. Ani Ichiro. Sa bawat araw na pupunta ko rito, ang katangian mong yan ang hinahanap ko. So hands down, you're rational and unique, kaya mas lalo kitang gusto. Ayoko nga sa'yo. Sigaw niya habang namumula. Who cares? Naiinis na talaga siya, pero hindi siya makareact ng nagagalit. Para siyang kinikiliti. Liligawan kita. Nanlaki ang mga mata ni Clea sa narinig. Whether you like it or not. Eh, hindi ko naman gusto yun. Sigaw niya habang nakaduro dito. Naninindig ang balahibo niya sa katawan, pero hindi naiiwasang kabahan sa nararamdaman. Nagkibit-balikat muli si Ichiro bago gumisi. Napakagwapo niya. When you resist it, means you are my girlfriend now. Ano, payo mo ba o diretso na tayo? Diretso na! Sagot ni Clea, na ikinangiti ni Ichiro natatawa. Tayo na, tapos break agad. Tangina mo, umalis ka nga rito sa harap ng shop ko. Para kang bata eh, hindi pa nga kita kilala eh. Eh di kilalanin mo ko. Pero mamarkahan na kita habang kinikilala mo pa lang ako. Walang pwedeng makakuha sa'yo bukod sa akin. Naiintindihan mo? Lumapit siya rito bago magaana hinawakan ng baba niya. You are my property, my beloved property. Napalunok si Clea sa sariling laway habang tinitignan ang maiitim na mata ni Ichiro. Para sa kanya, marami itong sinasabi. Idagdag mo pa ang gaan ng kanyang hawak na para bang sinasabi na sa kanya na siya kahit wala pang pagpayag. Tila hindi naman alam ni Clea kung paano iiwasan ng lalaki. Ang mga hawak nito ang gusto niya sa kanyang balat. Ang mga titig nito ang nais niya at ang mga salita nito ang hanap ng sikmura niya. Paro-paro? Nangunot ang noo ni Ichiro sa narinig. Medyo madilim man ay kitang-kita niya ang emosyon ni Clea. Magkatitig sila sa dilim. Tumikim si Clea bago umalis. Kukuha lang ako ng alak. Tumayo si Ichiro bago pinakawala ng babae. Nagmamadali itong lumakad at kunestyon ang sarili. Huwag ka nang maglabas ng marami. Ayokong mag-inom ng kasama ka. Ayokong makita mo akong nag-aalak habang kasama kita. Nabitawan ni Clea ang yelong dinidikdik matapos marinig ang binata. Sakit! Nasugat siya sa gulat. Napatingin naman si Ichiro bago hinawakan ang kanyang kamay. Damn! Bakit ba hindi ka nag-iingat? Aniya sa pagkabigla habang hawak ang kamay nito. Nagulat kasi ako sa iyo eh. Hindi tinanggi-iyon ni Clea. Wala kang dapat ikabahala sa mga kilos ko sa iyo. Umakto ka lang ng normal kapag nasa paligid ako. Nilulon niya ang daliri ni Clea sa rumaragas ang gripo bago iyon pinunasan. Huwag kang magbago dahil lang ginugusto kita. Kung naiilang ka ngayon at ayaw mo talaga sa akin ay ayos lang. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi kita aayawan. Kinuha ni Ichiro ang malinis na panyo bago iyon nilagay sa ibabaw ng sugat niya. Napatitig naman doon si Clea bago siya malamlam na tinignan. Bakit ba ang kulit mo? Mahinahon niyang tanong habang naghahanap ng kalinga sa mga mata nito. Bumuntong hininga si Ichiro. Lumaki ako na nakukuha lahat ng gusto ko, Clea. Kahit maliit o malaking bagay pa. Kahit mga imposibleng bagay ay nakukuha ko.
Kaya nakatatak sa isipan ko na maging ikaw ay magiging akin din. Tinalikuran niya ang nanlalambot na si Clea. Lumayo ka man, lalapit pa rin ako para habulin ka. At oras na hawak na kita, asahan mong hindi ka na makakawala. Paano kung ayaw ko talaga? May hinahanap na sagot si Clea. Dahilan para unti-unting lumapit sa kanyang walang tunog na galaw na lalaki. Pipilitin ko, kung kailangan kitang daanin sa dahas ay gagawin ko, maging akin ka lang. Pinatong niya ang kamay sa pisngi ng dilaga. Magiging kalaban ako ng lahat ng magbabalak sa'yo. Ako ang pinakamagiging matindi nilang kalaban at wala akong isasalba sa kanila kung hindi kita makukuha, Clea. Namutla ang babae bago hinawakan ang kamay nito na nasa mukha niya. Maliit na umisi si Ichiro bago siya hinila at niyakap. Alam kong medyo nakakatakot ako sa pandinig mo dahil maaari ako maging banta sa buhay mo. Pero hanggat meron kang ako, asahan mong poprotektahan kita. Kahit na ang ibig sabihin nun ay dadanak ang dugo. Hindi maintindihan ni Clea ang mga sinasabi nito. Pero aaminin niyang gumagaan ang loob niya para sa lalaki. Wala akong masabi. Nalusaw siya. Tumawa naman si Ichiro at mas niyakap siya. You don't need to say something to me. Makita ko lang na may epekto na ako sa'yo ay ayos na. Pinatong ni Ichiro ang baba niya sa ulo ni Clea. Pasensya na sa una natin pagkikita. Naging mapusok ako sa'yo. Sana hindi kita dinamay. Bulong niya rito, gamit ang tunay na sinseridad. Ayos na. Hindi alam ni Clea kung bakit lumalabas yon sa kanyang bibig. Then I think we're okay now. Bahagya niyang nilayo ang katawan sa babae. I don't know how to be romantic. Lalo na't lumaki ako sa pamilyang dahas ang priority. Ha? Tanong ni Clea na kinangiti ng masungit na lalaki. Labas tayo, maaga pa naman. Hayaan mong igala kita. Paanyaya niya at inabot ang kamay niya kay Clea. Napatingin naman doon si Clea bago maliit na umiti at tinalikuran siya. Sasama ako sa'yo pero no touching tayo. Parang batang sad nito at namewang. No touching? Is that a rule? Nagtatakang tanong ng tumatawang si Ichiro bago siya tinanguan. Oo, hindi naman pwedeng basta mo na lang gawin sa akin lahat ng gusto mo. Kawawa naman ako. Hindi pa nga kita gusto pero tumachancing ka na. Biro na medyo totoo ni Clea habang nakatingin sa kanya. Pero hindi sumunod si Ichiro at basta na lamang siyang kinawit. I don't want to. It's better to touch you always instead of losing you in my sight. Sa tigas ng ulo ni Ichiro ay inaasahan na ito ni Clea. Kaya naman imbes na pumalag sa paghila nito ay sumama na lang siya habang kinikilala ang binata. What do you usually like about men? Tanong ni Ichiro habang nakahawak sa kamay niya. Kumakain sila ngayon ng ramen sa Quiapo. Napaisip si Clea. Yung may future lang siguro. Yung lalaking may determinasyon at kaya akong buhayin. You know what? At the age of 24, I graduated as magna cum laude in Master of Business Administration. I'm also one who handles our business, especially its branches. Biglang sambit ni Ichiro. Mahina namang tumawa si Clea. I also like yung magalang na lalaki. Yung mga tao kasing nagpalaki sa akin ay magalang, lalo na si tatay. Ate, pahingi pa nga po ako ng isang ramen, yung sukli po sa inyo na. Tumawa lalo si Lea sa inasta ng binata. Gusto ko rin yung hindi masyadong magastos sa pera, kahit pasabihin na meron kami. Bulong niya rito. Ate, akin na po pala yung sukli. Huwag niyo na din pong lutuin yung ramen, busog na po pala kami. Kumunot ang noo ng tindera sa sinabi ni Ichiro. Para ka namang loko eh. Natatawang singhal ni Clea bago siya pinalo. Tumawa din ito bago siya tinignan. Yung totoo. Tanong ni Ichiro at pinunasan ang labi ni Clea. Napaisip si Clea bago nagkibit palikat. Kahit anong ibigay sa akin ni Lord, tatanggapin ko. Basta mabuting tao, yung walang ginagawang krimen. Bigla na lang naiwan ang kamay ni Ichiro sa mukha ni Clea. Matapos ng sinabi nito, ang ngiti niya ay nawala at napalitan ng pangamba at ilap. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Clea nang mapansin ang pananahimik nito. Umiling si Ichiro habang may iniisip. Nothing. Sinikap ni Ichiro na ibalik ang kanyang sigla sa harap ni Clea. Pero ayaw nang umayo ng kanyang isipan, lalo na nang may maramdaman siya sa paligid. Clea, let's go. Hinawakan niya ang kamay ng babae bago ito hinila matapos makita na may nagmamata sa kanila. Aha? Bakit? Takang tanong nito.
I just want to go, can we? Kahit na nagtatanong ay basta na lamang tumayo si Clea at sumama sa kanya. Mas naging malakas naman ang pakiramdam ni Ichiro habang lumalayo sa paligid. Mas sinusundan sila ng mga ito. Saan ba tayo pupunta, Ichiro? Tawag nito sa kanyang pangalan. Pilit na umiti sa kanya si Ichiro bago siya hinila papunta sa walang taong lugar. Uhoy, may balak ka ba? Tinulak siya ni Clea. Grabe ka naman ah. Gamit ang gilid ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang isang lalaki na bumubuntot sa kanila. Hindi siya kinakabahan, pero nababahala siya na baka masaktan si Clea. Ichiro, may problema ba? Tanong ni Clea at kumapit sa leather coat na suot nito. Ngumiti naman si Ichiro habang bumibilang. You're beautiful from here, just like the moon. Aniya gamit ang paghanga sa boses bago hinila ang katawan ni Clea at pinatingala siya sa bilog na buwan. Oras na tumalikod ang babae, ay agad na lumis siya si Ichiro bago nilabas ang baril na may silencer at pinaputukan ng dalawang lalaki na sumusunod sa kanila. Narinig niya ang mga daing nito. Mukhang napaaga ang full moon. Pinagpag ni Ichiro ang kamay at sinigurado na hindi siya amoy pulbura. Humarap sa kanya si Clea at ngumiti. Pero nagtataka itong napatingin matapos niyang makita na may nililingon ang kasama. May problema ba? Tanong nito habang pilit tinitignan ang lugar na binabalingan ni Ichiro. Nothing, baby. Come here. Let's take a nice spot here. Kaya nga kita dinala dito eh, para ma-enjoy mo ang paligid. Palusot niya at inakbayan nito. Baby ka dyan! At tungal ni Clea, pero sa loob niya ay tunay na siyang tinamaan. Nagtagal sila doon ng ilang minuto bago nag-iya si Ichiro na lumipat ng lugar. May panibago na namang sumusunod sa kanila. Clea! Hinawakan ni Ichiro ang pulsuhan ng babae. Pwede ka bang humanap ng watermelon drink para sa atin? Bakit ako? Pagsusungit niya. Kakakain lang natin ah. Kalmadong tumawa si Ichiro bago siya nilapitan. Ikaw ang mas nakakaalam ng lugar na ito higit sa akin. Kaya sige na, sa'yo na yung sukli. Mamili ka ng kahit na anong gusto mo. Binilang naman ni Clea ang magiging sukli. Kung hindi lang malaki ang sukli ay hindi ako papayag. Ngumisi si Ichiro at kinagat ng kanyang labi. Ngumiwi naman si Clea. Take care, baby. Take a look around you. Baka mapano ka. Paalala nito. Tinaas naman ni Clea ang middle finger niya bago umalis at iniwan siya habang nagtataka. Gustong uminom, ayaw mamili. Problema nun. Baka mamaya sa umpisa lang magaling yun eh. Bulong ni Clea habang naiiling sa mga nangyayari. Oras na hindi na niya matanaw ang babae, ay agad na kumilos si Ichiro at tumakbo na parang hangin. Ang iglap ay nakaharap na siya sa mga taong sumusunod sa kanya. Bago ito pinatamaan na magkabilang suntok at sipa na hindi mapapansin ng sino man. What the fuck do you think I am? Not to notice you. Bago tinutok ang stick ng barbecue sa leeg nito. Sinong nagpadala sa inyo? Malamig at nakakatakot niyang tanong habang pinagbabantaan ang buhay nito. Muling sumipa si Ichiro na pinatamaan ng isa pang lalaki. Si Densho ba? Gigil niyang tanong. Lumalabas na ang ugat ng lalaking kaharap niya. Natatakot na tumango ang lalaki. Hindi niyo ba ako kilala? Alam niyo kung ano ako? Mananahimik lang ako. Pero oras na ako ang pumitik sa grupo niyo, sisiguraduhin kong patay kayo. Kilala niyo akong lahat. Kasabay ng pagbanta niya ay ang pagtarak ng stick sa lalamunan nito. You! Hinuli niya ang tatakbong lalaki. Sabihin mo sa amo mo na paghandaan niya ako ng maigi. Dahil ilang linggo na lang ang lilipas at lilipat na sa kamay ko ang grupo na kinatatakutan yung lahat. Sinadya niyang buhayin ito para dalhin ang kanyang mensahe. When someone asks you who I am to order you, just tell them that I am Ichiro Hattori Gomez, the next mafia lord of the Gold Alliance Clan. Binitawan niya ito at pinagbantaan. Matapos tumakbo, ay agad niyang nilinis ang dugo sa kamay. Bumalik siyang muli kay Clea. Oh, saan ka galing? Sakto lang ang dating niya para salubungin ang dalaga. Gumamit lang ng CR, tara na. Akto niya na parang walang nangyari at hinawakan ng kamay ng babaeng kasama. Lumipas ang ilang linggo at naidaos ang pagpasa ng pamumuno kay Ichiro. Tatlong araw lang din matapos noon, ay tuluyan ang tinapos ni Clea ang kanyang paliligaw. So it means, we are boyfriend and girlfriend now? Inosenteng tanong ni Ichiro na kinatango ni Clea. Oo nga, parang tanga ka naman eh. Paulit-ulit. Nakakalima ka na. Kapag ako napikon sa'yo, tanggal lahat ng karapatan mo. Tignan mo.
hindi makapaniwala si Ichiro na napahilamos sa kanyang mukha. Oh damn, this is so unbelievable. You're unbelievable, baby. React niya bago ito hinila at niyakap. Naiiling namang tumawa si Clea bago humawak sa dibdib nito at nanatili sa ganoong katayuan. Not even at once I feel this kind of happiness. God, this is very acceptable. I love you. I love you, baby. Namula ang buong mukha ni Clea matapos marinig ang sinabi ng kasintahan. Hindi ito ang unang beses nila, pero para sa kanya, iyon ang pinakamasaya. I promise to use everything I know in a relationship to take care of you. You may be not my first girlfriend, but you will be my last. Napairap lang naman si Clea bago ito inilingan. Ngumiti naman ang totoong malawak si Ichiro at agad siyang hinalikan. You're so addictive. Everything about you is like a drug who controls my sanity. Damn it. Damn it, baby. You're a gem. I love you very much. Tila walang kasawa-sawa si Ichiro na nagsasalita. Maayos ang relasyon nila, walang gulo, at tahimik yung pinapaandar ni Ichiro na hindi man lang nalalaman ni Clea kung ano siya. Ayaw niyang malaman nito ang tungkol sa kanya, kaya lahat ng pag-iingat ay kanyang ginagawa. Huwag lang siyang mahuli ng babaeng minamahal. Pero isang araw ay may biglang napadalaw sa shop. Pasensya na po kung natagalan, sir. Medyo marami kasi ang binibili niyong laruan, kaya hindi ko agad maasikaso. Nagulat din talaga ako. Nahihiyang sambit ni Clea sa binatang naligaw sa kanyang shop. Matamis itong umiti at tinanggap ang dalawang supot ng laruan para sa bata. It's nothing. Naiintindihan ko naman. Salamat pala dito at pasensya na rin sa abala, Clea. Namilog ang mga mata ni Clea bago nahihiyang tumawa. Kinala niyo po ako? Natutuwa niyang tanong. Tumungo ang lalaki bago siya tinignan ng maayos. Kilala talaga kita. Kumuha siya ng pambayad at inabot dito. Huwag mo nang ibalik ang sukli. Ayos na sa akin yun. Nagulat si Clea. Pero sir, nasa 100 plus din ang sukli. Lugi naman kayo niyan, ibabalik ko po. Ayos na po sa akin na madami kayong nabili. Ani Clea at nanguha ng panukli. Don't bother, it's okay. Napanguso si Clea. Pero kung gusto mo naman ay may paraan. Anong paraan po? Magalang niyang tanong. Ngumiti ng matamis ang lalaki para itong anghel. Can we go out together? Kakain lang tayo. Sa narinig ay agad napailing si Clea habang tumatawa. Bawal magbiro ng ganyan, sir. Isa pa, baka magalit ang boyfriend ko. Ayoko din mag-isip siya ng kung ano. You have a boyfriend? Nabawasan ang ngiti nito. Maamo namang napatayo si Clea bilang sagot. Well, I guess it's fine. Wala naman sigurong magiging mali siya sa kanya since kakain lang naman. Bago lang din kasi ako dito eh, kaya gusto ko na makakasama. Pamimilit niya sa opinyon. Maayos naman sa akin, sir, pero hindi pa rin po ako papayag, sir. Walang mali siya na sagot ni Clea. Hindi lang naman po boyfriend ko ang inaalala ko eh, pati na rin po itong shop. Kalakasan kasi since malapit na ang Pasko. May tip, ekstrahan mo na rin. Ngumisi ang lalaki. Sir, handzone na lang, Clea. Magkaedad lang naman tayo. Mas nahiya si Clea sa narinig. 200 every hour. Okay lang ba? Aniya dito. Nahihiya itong umiti pero hindi naman naiilang. Magpapaalam muna ako. Sa boyfriend mo? Nagtagis ang bagang ng lalaki. Tumatawa naman na umiling si Clea. Hindi po, sa kuya ko. Ipapaalam ko muna para asawa niya munang magbantay sa shop mamaya. Pero siguro oo. Magpapaalam din ako sa boyfriend ko. May lakad kasi kami mamaya eh. Umayo siya ng tayo bago binigay ang resibo. Okay then, tawagan mo na lang ako kapag pumayag ka. Bigla itong naglagay ng calling card sa kamay niya. Bago ngumiti at tuluyan na siyang tinalikuran. Napatitig naman si Clea sa hawak bago iyon binasa. Mr. Hanzo Larson Crimson. Napatango siya bago iyon binulsa. Noong gabi ding iyon ay dumiretso si Ichiro sa shop ni Clea pagkagaling sa meeting niya noong hapon. Baby, nagbigay ako ng share sa isa sa mga toy company na alam kong pagkatapos ng processing ay i-sponsoran ka nila para yun ang itinda mo. Nakahiga si Ichiro sa kanyang hita habang sinasabi iyon. Nagulat naman si Clea sa nalaman. Hoy, totoo ba yan? Nagbibiro ka ata eh, para kang tanga. I'm not joking, totoo nga. Kaya hiyanda mo nang iparehistro ang shop mo para dumaan kayo sa legal processing. Inabot ni Ichiro ang mukha niya
bago yun hinaplos. Nga pala, may tip ako mamaya. Okay lang ba sa'yo? Kumunot ang noo ni Ichiro. Dip? Taka niyang tanong. Tumango ito. 200 by hour eh. Baka maka 5 hours kami, edi makaka 1,000 din ako. Mukhang turista eh. Gusto ko rin sanang samahan. A tourist? Amen? Tumango si Clea. Ayos lang naman sa akin. Ayaw kitang paghigpitan dahil trabaho mo yun. Pero sino bang makakasama mo? Kilala mo ba? Seryosong tanong ni Ichiro, bago bumangon. Hindi ko kilala eh, pero mabait naman. Ang gaan nga ng pakiramdam ko sa kanya eh. May binigay pa nga siyang calling card sa akin. Nilabas ni Clea ang calling card at pinakita kay Ichiro. Tinignan niya iyon at agad nangunot ang noo. Pumunta to sa shop mo? Seryosong tanong ni Ichiro habang mahigpit na nakahawak sa calling card. Ayoko, hindi mo siya sasamahan. Aha? Bakit naman? Aalis ka naman bukas, di ba? Awat ni Clea at kinuha ang kamay niya. Basta, ayokong samahan mo siya. Magstay ka na lang sa inyo at huwag kang aalis. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang sasama sa kanya. Banta ni Ichiro bago umiling. Bakit naman? Promise, mabait to. I said no. Biglang natahimik si Clea nang magtaas ng boses si Ichiro. When I say stay in your house, just stay, Clea. Pero... Kung ayaw mong mag-away tayo, huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Tumigil ka. Hindi ka dapat basta nagtitiwala. Binitawan ni Clea ang kamay ni Ichiro. Magpahinga ka na. May aasikasuhin lang ako. Hindi man lang hinayaan ni Ichiro na magsalita siya. Hinatid lang siya nito sa kanilang bahay bago umalis nang hindi inaayos ang pagtatalo nila. Pero hindi sumunod si Clea at sinamahan pa rin niya ang lalaki. Sa isip niya ay aalis naman si Ichiro kaya hindi nito malalaman. I'm glad you agreed. Sinalubong siya nito bago hinawakan ang kanyang kamay. Wala naman tayong gagawin eh. Tara na. Iyaya niya bago na unang maglakad. Sumunod naman sa kanya si Hanzo habang pinapanood ang mga kilos niya. Buti pumayag ang boyfriend mo. Tanong niya habang naglalakad. Ayos lang naman. Wala naman siyang pakialam. Walang gana nitong sagot. Tumawa ang lalaki. Mukhang hindi ayos ang sitwasyon niyo ah. May nangyari ba? Wala naman. Huwag niyo na lang itanong. Napangisi si Hanzo sa narinig bago tumakbo palapit sa kanya at inalalayan siya sa paglalakad. Magiging okay din kayo. Sa ngayon, huwag mo na lang muna siyang isipin para hindi ka madistract. Tumingin si Hanzo sa cellphone niya bago iyon sinenyas. Can you turn it off para mas makapag-focus ka sa trabaho? Hindi kasi ako sanay sa mga taong distracted. Pasensya na. Paumanhin ni Clea bago pinatay ang phone niya. Nahihiya siya. Sinamahan niya ito kung saan hanggang sa makaabot na sila ng ilang oras. Si Ichiro naman ay tawag ng tawag kay Clea pero hindi nito sinasagot ang tawag. Si Ichiro ay halos mabaliw na. Alam niyang hindi siya sinunod ni Clea at banta iyon para sa kanya. Matapos niyang makita ang calling card na binigay ni Clea ay bigla siyang kinabahan. Alam niya. Dumating na ang pinakamahigpit na oras para sa kanya at para kay Clea. Sure ka na ba sa boyfriend mo? Matapos ko siyang makita ay bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Nagkunot noo si Clea bago huminto sa pagkain. Anong ibig mong sabihin, Hanzo? Tanong niya rito. Wala naman. Pakiramdam ko kasi ay may sikreto yung boyfriend mo. Para siyang may tinatago. Sabay ni Hanzo. Sabay hagikik ni Clea. Naku! Kung kilala mo lang si Ichiro, maaaring cold siya pero hindi siya magtatago sa akin ng kahit na ano. Kilala ko ang boyfriend ko. Pagtatanggol niya rito. Talaga, baka naman may hindi ka lang alam. Kilala mo na ba talaga siya at ang pamilya niya? Hindi naman sa nagaano ah, pero... Pero kasi malay mo, family of criminals pala sila. Sumimangot si Clea sa sinabi ng lalaki. Maaring ang hindi ko kilala ang pinagmulan niya pero may tiwala ako sa kanya. Mabuti siyang tao. Gomez, may hinawakan akong kaso noon tungkol sa mga Gomez. Murder case. Napanganga si Clea. Ano bang sinasabi mo? Irritable niyang tanong. Maraming Gomez dito. At paano mo naman nasasabi yan? Pasensya na pero hindi na maganda ang paratang mo sa background ng boyfriend ko. Ikaw nga itong hindi ko kilala eh. Tumayo si Clea at akmang aalis na. Pero hinawakan siya sa kamay ni Hanzo at pinanatili. Pulis ako. Bakit hindi ka maniniwala?
Nilabas nito ang lisensya at nakangiti itong pinakita sa kanya. Matyagan mong maigi ang boyfriend mo. Baka hindi mo alam, isunod ka na niya. Binitawan niya ang kamay nito bago tumayo. Gusto lang kitang protektahan dahil ayaw kitang masaktan. Wala namang masama kung mag-iingat tayo parehas. Tinapik nito ang kanyang muka bago siya tinalikuran. Nag-iwan niyo ng katanungan sa isipan ni Clea. Maging sa pag-uwi niya at muling pagharap kay Ichiro, iyon ang mga tanong na umiikot sa ulo niya. Wala siyang ebidensya, kaya wala kang paniniwalaan. Pagkumbinsi ni Clea sa sarili, matapos siyang iwan ni Ichiro at umalis. Si Ichiro naman ay dumiretso sa kanilang hideout para ipaalam ang mga nangyayari. Nagpaparamdam ang mga crimson kay Leia. Aniya habang seryosong nakatingin sa grupo. Tawagan niyo ang asset natin sa loob para malaman kung anong mga kilos ang gagawin nila. Wala kayong impormasyong iiwanan. Copy, boss. Tugon ang mga ito at agad nagsikilos. Subalit mabilis na gumagalaw ang mga kalaban at sunod-sunod silang inaatake. Kagaya na lang na pag-ambush kay Clea, pagsunog sa shop nito kung saan naroon siya isang gabi, at ang pagtangkang pag-kidnap sa kanya. At sa lahat ng pangyayaring yun, ay palaging nahuhuli si Ichiro pagdating sa kanya. Ang palaging nandoon para iligtas ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Henzo Larsen Crimson, na anak ng kalaban ng kanilang pamilya. At dahil sa mga pangyayaring yun na alam niyang pakanan ng kalaban, ay mas naging malapit at mas nagtiwala si Clea sa pulis na nakakasama, habang ang kanyang loob ay lumalayo sa kasintahan. Eh bakit? Nasaan ka noong mga panahong kailangan kita? Di ba wala ka? Dahil busy ka. Maraming beses na ako muntik mamatay at dahil yun sa'yo. Galit na sigaw sa kanya ni Clea noong kumprontahin niya ang mga ito. Clea, it's not like that. I'm just reassuring you and securing you from him. Pagtatalo nila na kinaiyak nito. Securing me? Bakit? Wala naman akong kaaway ah. Ikaw lang naman ang may kaaway. At si Henzo, bakit sa kanya? Eh siya nga ang pananagliligtas sa akin na dapat ikaw ang gumagawa. Sinampal siya ni Clea habang umiiyak. Pagod na ako sa'yo. Lahat ng gulo mo nadadamay ako. Peste, simula nang dumating ka sa buhay ko, puro na lang gulo. Hindi na ako natahimik. At maging kabuhayan ko, nagkandaletche-letche na nang dahil sa'yo. Pinagbabayo niya ang dibdib ng kasintahan habang umiiyak. Ano ka ba talaga? Bakit ang gulo-gulo ng buhay mo? Hinawa kanya ang kamay ni Clea. Pilit siyang pinapakalma. Nalaso na ni Henzo ang isipan niya. Huh, siguro nga tama lahat ng nalaman ko. Na masama ka nga talagang tao, kaya hinahabol ka ng gulo. Totoo, di ba? Di ba, Ichiro? Umaasa niyang tanong na kinatahimik niya. Akala ko ba wala tayong sekreto? Sigaw niya habang umiiyak. Sumaklolo naman sa kanya si Henzo. At agad siyang inalalayan. Don't touch her! Banta ni Ichiro at sinubukang hawakan si Clea. Ikaw ang huwag humawak sa kanya. Bakit? Kaya mo ba siyang protektahan? Hindi naman, di ba? Hindi mo nga maamin kung ano ka. Tumawa ito habang pinaparatangan siya. Hayop ka talaga, Henzo! Galit na bulalas ni Ichiro bago ito hinablot. Binawi naman ng lalaki ang kanyang sarili bago ito tinulak. Totoo naman, Gomez. Ikaw ang nagdadala ng gulo sa buhay niya dahil sa pagiging ano mo, mafia? Manahimik ka! Sigaw niya at agad na naglabas ng baril bago siya tinutukan sa muka. Ichiro? Gulat na bulalas ni Clea. Anong sabi niya? You heard me right, Clea. Ang boyfriend mo ay miyembro ng mafia. Halos masira ang tainga ni Clea sa narinig. Mabilis din na pumatak ang luha niya habang may takot na nakatingin. Mafia? Yung pumapatay ng mga tao? Mga sindikato? Nanlaki ang mga mata ni Ichiro bago umiling. Pumapatay ka? No, baby. No, I'm not like that. Don't believe him. Sinisiraan niya lang ako sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinubukan niyang lumapit habang nakikiusap. Pero lumayo ito at may galit siyang tinignan. Pulis siya. Bakit kanya sisiraan? Totoo lahat. Lahat. Umiiyak ito habang sinasabi yun. Mamamatay tao ka! Sigaw niya, dahilan para muling lumaglag ang mundo ni Ichiro. Kriminal ka! Clea! Sigaw niya matapos itong tumakbo. Balak niya sanang sundan ito, pero agad siyang hinarap ni Henzo at tinawanan. Huh, anong pakiramdam ng maagawan?
tumatawa nitong tanong. Maaring naagaw mo na sa akin ang lahat pagdating sa Underworld, pero sa pagkakataong to, ako ang panalo. Dahil akin na ang loob ni Clea, sa akin na siya, at nanalo ako sa pagkakataong to, Ichiro. Kinwelyohan niya ito bago binigyan ng suntok sa mukha. Damn you! I will kill you! Tinadya kanya si Hanzo dahil sa galit. Tumawa lang ito bago bumawi. Tang ina mo! Oras na masaktan si Clea ng dahil sa'yo, sisiguraduhin kong huling tapak mo na sa lupa. Subukan mo lang. Bakit ko siya sasaktan kung magagamit ko siya laban sa inyong lahat? Nasa akin ang alas. Nasa akin si Clea na pinakamatindi kong baraha. Tumudugong man ang bibig ay nasabi pa rin niya iyon. Matapos noon ay umalis ito sa kanyang harapan. Dahilan para galit na pagsusuntukin ni Ichiro ang pader na nasa kanyang likuran. Si Clea naman ay parang pinagdaksilan. Muli siyang umiyak ng umiyak habang inaalala ang lahat. Una pa lang kinukutaba na siya sa mga nangyayari. Pero oras na malaman niya ang katotohanan kay Hanzo ay para siyang natauhan. That's okay. Alam kong nasasaktan ka kaya umiyak ka lang. Nandito lamang ako para damayan ka. Peking pagdamay ni Hanzo bago siya niyakap. Okay lang yan. You don't deserve him. You don't deserve to be a criminal's partner. Niyakap niya ito dala ng panibugho habang siya ay may ngiting parang panalo. Gusto ko nang makalayo sa kanya. Bulong niya habang nakayakap dito. Gusto ko na siyang iwan at kalimutan. Lumayo ng bahagya si Hanzo bago hinaplos ang kanyang mukha. Naiintindihan kita. May alam akong paraan na gustong ialok sa iyo, Clea. Alam kong hindi ito ang best choice pero ito lang ang alam kong paraan para hindi kanya mahabol. Nagkatinginan ang dalawa. Anong paraan? Desperado na niyang tanong. Hinawakan nito ang kanyang mukha bago siya mapaniguradong initian. Magpakasal ka sa akin. Matagal na wala ng koneksyon si Ichiro at Clea. Nababaliw na siya dahil doon pero hindi niya magawang makausap ang babae. Ang alam lang niya ay kasama ito ni Hanzo at ayaw siyang makausap. Hanzo and Clea will get married. Biglang napatayo si Ichiro dahil sa nalaman. What? Gulat nitong tanong at nilapitan ang aset niya. Sa biyernes ng gabi gaganapin ang kasal nila at ang alam ko ay beach wedding lang. Anong plano mo, Supremo? Naikuyom ni Ichiro ang kamay bago kinuha ang kanyang baril at pinaputok iyon. Damn it! Damn it! I will kill that bastard! I will kill him! Sunod-sunod niyang sigaw habang nagbababaril. Sa araw din na yun ay pumunta siya sa underground station para bisitahin ang emperador na pinaka namumuno pagdating sa kanila. Pinatawag siya nito dahil sa balitang nalaman. I heard that your girlfriend left you and came with the Crimson. What happened to you? Buo at malamig na tanong ng emperador habang nakatingin sa kanya. Inalok siya nito ng alak bago pinaupo sa harap nito. Kung dahil yan kaya niyo ako pinatawag, pasensya na. Ayokong pag-usapan. Malamig man ang tono ay may pagalang pa rin sa kanyang pananalita habang kaharap ito. Malakas namang tumawa ang emperador. Ha ha ha, palagi kang nananalo sa kahit na kanino, lalo na kay Hanzo. Pero ngayon, natalo ka dahil sa babae. Nakakatawa. Umirap si Ichiro. Pasalamat ka at hindi ako pabor sa mga ginagawa ng Crimson Brotherhood, kaya nasa iyo ako. Matapos kong mabalitaan kung anong ginagawa nila, ay biglang gusto ko na lang silang ilaglag sa samahan. Anito sa galit na tono. Ano bang nangyari? Tanong niya rito. They are betraying me. They are planning to replace me. Tumawa ulit ang emperador. Ha ha ha. As if they can do it. Suot ang maayos na kasuotan ay marahan itong tumayo at lumakad palapit sa kabinet ng alak. May nalaglag sa bulsa nito kaya agad niya yung pinulot at tinignan. Nagtaka siya matapos makakita ng bata. Who's this child? Malamig na tanong ni Ichiro. Napaharap naman ang emperador bago tinignan ang hawak nito. Nilahad niya ang kamay. She is Arisa. She is my daughter. My long lost daughter. Sa kanyang narinig, ay agad siyang napatayo bago tumingin dito. What? Gulat na aniya. Hindi niya alam na may anak ito. Bakit hindi ko alam? Tinago ko ang katotohanan tungkol sa anak ko matapos niyang mawala sa akin kasabay ng asawa ko. Nawala sa ayos ang boses nito. But why? Nagtataka niyang tanong.
to still protect them. After my wife gave birth to my daughter, they were ambushed and my wife got killed and my daughter lost in my hands. Naiwala ako ang anak ko at hindi na muling naibalik pa. 23 years na rin simula na mangyari yun. Nanlaki ang mga mata ni Ichiro. And until now, I didn't know who killed my family. Uminom ito ng alak na hawak bago matalim na tumingin. Why didn't you find her? Seryoso na talaga si Ichiro sa mga sinasabi niya. I tried once, but when I realized that danger would only chase her, I didn't do it again. I let go of her loss to protect her. Sumundal ito bago pagod na bumuntong hininga. Hinayaan kong mawala ang anak ko para mabuhay siya ng mas matagal. Kahit na hindi niya ako makilala bilang amay ayos lang. Basta't huwag lamang siyang magaya sa mommy niya. Ito na ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng ganito at dahil pa sa iisang tao. Wala ka bang balak magpakilala sa kanya? Tanong muli ni Ichiro. Umiling ito. Hindi ko na rin naman kilala ang anak ko, kaya hindi na. Mas mabuting manahimik na lamang siya sa buhay na kinalakihan niya at huwag na akong kilalanin pa. Paano kapag sinabi ko sayong kilala ko ang anak mo? Biglang aniya ni Ichiro bago siya matapang na nilapitan. Anong sinasabi mo? Tanong ng emperador bago siya walang buhay na tinignan. Binunot naman ni Ichiro ang kanyang wallet at may kinuhang baby picture na nakatago dito. At dinikit iyon sa hawak niya bago pinakita sa emperador. Ang nawawala mong anak ay walang iba, kundi ang babaeng nakasama ko. Walang pakundangan niyang sambit. Si Clea at Arisa ay iisa. Marahan niyang sinambit bago binitawan ang litrato ng batang hawak. Agad na napatayo ang emperador dahil doon bago siya ng lalaking matang tinignan. Ngayong alam na natin ang totoo, papayag ka ba na hawak nila ang anak mo? May pagbabantang sambit niya bago ito matapang na tinignan. Kilala natin ang mga Crimson. Sigurado kong may alam sila tungkol sa anak mo. Kaya bigla na lang nilang nilapitan si Clea o Arisa. Dahil kung wala, edi sana'y unang attempt pa lang at pinatay na siya. Lalo na't wala ako sa paligid niya. Nito lang iyon napansin ni Ichiro matapos malaman ang katotohanan. Gagamitin nila ang anak mo laban sa atin. Kaya kailangan mo akong tulungan para bawiin siya. Dahil dalawa lang ang pagpipilian mo, Emperor. Kinwelyohan niya ito bago nagsalita ng tapos. It's either papatayin siya o pagdudusahan niya ang kasalanan na hindi naman siyang may gawa. Binitawan niya ito bago tinalikuran. Your daughter is clever, Emperor. I love her so much. That's why I don't know where to get revenge when she dies. Hindi ko kakayanin. Baka madimonyo ko at piti kayo hindi ko makilala na kakampi ko. Binagsak niya ang kamay bago ito muling nilingon. Pero sa pagkakataong ito, ay may pagmamakaawa na sa kanyang mga mata. Hindi madali ang pinasok namin ni Clea. Kaya pakiusap, tulungan niyo kaming makalabas. Binuksan niya ang pintuan at agad na umalis matapos iyong sabihin. Dumating ang araw ng Biyernes. Habang nag-aayos ng sarili para sa kanyang kasal si Clea, ay sila namang paghilos ng palihim ng mga kakampi. How should we get ready for the attack we will hold this day? Totoo ba na kasal ang aatakihin natin? Tanong ng grupo matapos ang unang plano na binuo ni Ichiro at ng emperador laban sa mga Crimson. We should keep the wedding going normally and attack them once the wedding begins. They would have brought their most elite guards and strongest members here. This is the perfect opportunity to attack them all at once. It's a bold move, but we can eliminate a potential threat before they become one. Seryosong sagot ni Ichiro bago pinakiramdaman ng sarili. Anong napaghandaan nyo na? Tanong ni Garrett habang nakikinig. We will send a small team of spies to sneak and observe the guards and layout. Then we'll send in the enforcers as a heavy distraction. It will be a swift and brutal attack. The enemy cannot know what's coming or they could escape. I also want snipers on the roof in case anyone escapes. Tugon niya sa mga ito. How about other guests? We don't want to kill them if we can help it. But we can't risk someone seeing what we're up to and spilling the news. I'll send a second group in, but I want non-lethal knockouts only. Patungkol niya sa mga bisita na maaaring madamay mamaya. Paano natin matatalo si Nehenzo at Densho? Paano natin makukuha si Arisa? Tanong ng kapatid niyang si Ruiji, bumuntong hiningang emperador. He will be distracted at the wedding,
and the enforcers are trained murderers, he stands no chance. We're also surrounding the venue. In case he tries to escape, we have them covered for every single angle. Aniya bago huminga ng malalim. And about Clea, Arisa. Medyo naging anxious ha. She will be our most protected person. She will be armed with high-powered body armor and will be under our surveillance at all times, as well as our own personal bodyguard. We will do whatever it takes to protect her. At huwag kayong masyadong mag-alala kay Clea. Alam niya kung anong plano. Tinuloy nila ang usapan hanggang sa may biglang kumatok sa pintuan. Time to get started. This operation is going to be a swift one. We are not taking any chances here. Sa kanyang sinabi, ay agad na nagdamputan ng mga armas ang kasamahan niya sa mafia. Sa tulong ng emperador, ay mas lumaki ang grupo nila at nagkatipo na. Ichiro. Napatingin siya sa emperador. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag mong bibitawan ang anak ko. Oras na hawak mo na siya, huwag mo na siyang hayaang makuha nila. I will, Emperor. Gusto ko pang makasama ang anak ko, kahit na ngayon pa lang kami nagkakilala. Tinapik niya ang braso ni Ichiro bago nilabas ang ngiti niya. Magalang itong tumango at nila ang mga armas na kanyang hinanda ay tumayo na siya at nagsimula. Abot naman ang kaba ni Clea habang naghihintay ng hudyat galing sa kasintahan. Nasa harap na siya ngayon ng simbahan para umpisahan na ang kasal kasama sa plano nila. Congrats, Clea! Bati sa kanya ng tumayong ama. Natuwa ito dahil kahit hindi tunay na anak ang ikakasal, ay tinuring siya nito bilang padre de pamilya. Malakas na umaalo ng dagat. Sinundan niyo ng magandang tugtog, buhat upang kinakabahan na lumakad si Clea, papunta sa pulang carpet na nakalatag dito. Nananalangin siya na sana magsimula na ang lahat, na sana'y dumating na sila. Pero wala pa hanggang sa tuluyan na silang magsalita sa harapan ng kabanalan. Clea Magdayaw, do you take this man to be your husband? To live together in holy matrimony? To love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and health, forsaking all others, for as long as you both shall live. Humigpit ang hawak ni Clea sa mikropono. Ayaw sumagot dahil sa hinihintay. Clea. Mariin na nakatingin sa kanya si Henzo. Dahilan upang mabigat siyang mapabuntong hininga bago sumagot. I'd... Itigil ang kasal. Maraming napatayo at napalingon matapos lumitaw ni Ichiro sa bukana at sinigaw iyon. Kasabay noon ay ang pagtaas niya ng hawak na granada habang masamang nakatingin kay Henzo. You pretentious son of God and justice, stay away from my property. Mariin niyang sigaw, nagsisigawan ng mga tao at natataranta habang nakatingin sa lalaki. Diyan ka lang. Sigaw ni Henzo at naglabas ng barel. Nagkatutukan silang lahat habang naglalaban ng tingin. Anong ginagawa niyo dito sa kasal ko? Anong karapatan niyong guluhin ang kasal ko? Sigaw niya sa galit. Malakas namang tumawa si Ichiro. Hahaha, kasal mo? Wala kang kasal dahil lahat ng ito ay plano lang. Natatawa niyang sambit at nilabas ang pistol na nasa bulsa bago iyon tinutok sa lalaki. Clea, tawag ni Ichiro bago siya kinawayan. Nanubig naman ang mata ni Clea bago tinaas ang nakalobong gown at tumakbo palapit sa kanya. Akala ko hindi ka na darating. Bulong niya habang nakayakap dito. Akala ko maikakasal na ako sa baliw na yun. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Henzo habang nanonood sa mga nangyayari. Di ba galit ka sa kanya? Anong ibig sabihin nito, Clea? Walang galit. Hindi siya galit. Kagaya ng sinabi ko kanina, plano lang namin ito lahat. Pag-uulit ni Ichiro bago siyang inisihan. What do you mean? Kinakabahan itong usal. Hindi totoo ang nangyaring away sa amin, Henzo. Sigaw din ni Clea. We planned all of this, mula sa una hanggang dito sa kasal niyo. Unang beses pa lang na pinakilala ka sa akin ni Clea, ay binalaan ko siya na ikaw ang pinakamalaking banta sa grupo ko. Sayang ka. Dapat kasi nagpakilala ka na sa kanya nung hindi pa niya ako mahal. Ayan tuloy, hindi siya naniwala sa'yo. Nilagay niya sa likod niya si Clea bago siya pinaatras. Bago ka pa gumawa ng kilos, ay nakaamin na ako kay Clea kung anong klaseng tao ako. Kaya noong sinabi mo sa kanya kung sino ako, ay wala na lang sa kanya. Umakto na lamang siya nabigla para pasakayin ka.
Tila naubos ang dugo ni Hanzo sa narinig. Anong ibig sabihin nito, Clea? Totoo ba yun? Sigaw niya habang masamang nakatingin sa babae. Tumango ito. Oo, una pa lang masama na ang kutob ko sa'yo, kaya agad akong nagsabi kay Ichiro. Tapos ito ang nangyari. Lahat ng hinanda natin ay pineke ko lang. Maging ang mga dokumentong pinirmahan natin ay pineke namin ni Ichiro. What? Paano? Paano walang nakakaalam sa plano niyo? Sigaw din ni Densho na ama nito. Dahil sinikreto nila ang gagawin nila. Dahil alam naming may mga tao ka sa loob ng grupo nila. Dumating ang emperador at biniril sa binti si Densho. Mas lumakas ang sigawan ng mga tao. Kinasabot niya ang anak ko para magawa kayong hulihin at nagawa nila. Natuo ng atensyon ni Clea sa matandang lalaki bago siya nagtatanong na tinignan. Arisa, bulong ni Rimuel habang nakatingin sa anak. Naluluha ito. Anong sinasabi niya, Ichiro? Nagtatakang tanong nito sa kasintahan. Mamaya ako ipaliliwanag sa'yo. Bulong niya at hinalika ng labi nito. Mabilis ng iyon dahil muli siyang bumalik kay Hanzo. So all this time, hindi talaga kayo break? Tumawa siya ng pekas sa pagkatalo. Hayop ka, Clea! Galit na galit niyang sigaw at nagpaputok sa kanilang pwesto. Dahilan sa mabilis na paghila ni Ichiro, sa babaeng babarilin niya sana. Abot-abot naman ang kaba ng dalaga habang nakadapa. Bumaba ito sa altar habang lumalapit sa kanila. Akala ko ikaw ang nauto ko. Ikaw pa lang nanguuto sa akin. Clea! Hindi agad nakalapit si Ichiro kay Clea dahil sa paghila sa kanya ng isang tauhan. Napaigik naman ito matapos niyang makaharap ang sampal ni Hanzo sa kanyang mukha. Puta ka! Bitawan mo ako! Naalerto ang emperador at si Ichiro. Matapos gawing hostage ni Hanzo si Clea at tinutukan ng baril sa ulo. Kung matatalo ako, sisiguraduhin kong mamamatay din ang babaeng to. Ang anak mo, emperador, at ang girlfriend mo. Diniin niya ang baril sa ulo ni Clea. Dahilan ng pag-iyak nito dahil sa takot. Natataranta si Ichiro na baka masaktan ito. Huwag mo siyang idamay dito. Sigaw ng emperador habang masamang nakatingin sa kanya. Huwag ang anak ko. Mga hayop kayo. Mas tumindi ang putukan sa loob ng simbahan. Maging si Ichiro ay nakikipag-combat na rin at barilan upang makalapit sa altar kung nasaan ang kasintahan. Nakikiusap ako, Hanzo. Umiiyak si Clea habang umiiling dito. Pero mas lalo siyang nagalit at pinaputukan lahat ng lalapit. Matapos ang ginawa mong pagtatraidor sa akin, magmamakaawa ka sa akin. Ikaw ang nauna. Hindi lang ako naging mangmang para paniwalaan ka. Matapang nasagot ni Clea habang nanginginig ang katawan. Naninigas si Ichiro habang hawak siya ng dalawang tao. Pero ang mga mata niya ay nananatiling nanonood sa mangyayari sa kasintahan. Arisa! Sigaw ng emperador habang sumisenyas. Hindi alam ni Arisa kung sino yon, pero pagbilang nito ng tatlo, ay agad siyang pinayuko. Inabot ni Clea ang inuman ng alak ng pari bago yon hinampas kay Hanzo. Napadaing siya dahilan para magmamadaling gumapang si Clea palayo. Nang makita iyon ni Ichiro, ay agad siyang kumawala at binali ang leeg ng mga may hawak sa kanya upang salubungin ang dalaga sa pagtakas nito. Hanzo! Sigaw ni Densho matapos bumagsak ang walang buhay ng katawan ni Hanzo. Matapos siyang barili ng sniper galing kanluran. Duguan itong bumagsak at dilat ang mga mata. Kunin mo na ang anak ko, Ichiro! Sigaw ng emperador na nakikipaglaban sa mga tao. Let's go, Clea! Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at nagmamadali itong hinila patakbo sa magulong kasal na dapat ay idaraos nila. Hawak kamay nilang nadaraanan ng mga dugo ang katawan na dapat ay wala doon sa buhangin ng dagat. Pero naging pugad ng mga bangkay dahil sa hidwaan. Kaya mo pa? Nag-aalala na tanong ni Ichiro habang pinupunasan ng luha ng babaeng tumatakbo. Kaya ko pa! Masumigpit ang hawak nila sa isa't isa habang tumatakbo palayo sa lahat. Nakarating silang dalawa sa kalapit na simbahan na agad pinagbuksan si Ichiro gamit ang kanyang pagbabanta. Nagulat ang paring naroon pero pinakita niya ang magkahawak nilang kamay at sabay pumunta sa totoong altar. Pakikasal po kami, Father. Utos niya habang inaayos ang sarili. Namumutla ang pari habang nakatingin sa dalawang bagong dating. Anong ibig sabihin nito, Ichiro? Nagtatakang tanong ni Clea.
Let's get married now. Ngayon na mismo, Clea. Habang suot mo ang lahat ng yan, ay magpakasal na tayo. Naiiyak na sambit ni Ichiro, habang hawak-hawak ang kanyang mukha. Pero, Aniya na napailing sa lalaki. Please, Father, ikasal mo na ako sa kanya. Hindi ko na kayang mapalayo sa akin si Clea. Naiiyak na sambit ni Ichiro, habang nakikiusap sa paring kaharap. Ano ka ba? Magpapakasal ka ng ganyan ng itsura? Ang dungis natin, wala din tayong plano. Naiiyak si Clea habang nagsasalita. Wala akong pakialam. Basta, gusto ko magpakasal sa iyo ngayon dahil napakaganda mo. Kasi mahal na mahal kita, kaya tara na. Huwag mong intindihin ang itsura natin, basta may kasal na tayong dalawa. Tumawa si Clea bago hinawakan ang mukha ni Ichiro. Tingnan mo nga, duguan ka pa, tapos gusto mong magpakasal na? Sige na nga, tara na. Pinapaiyak mo naman ako eh. Nagyakap silang dalawa sa harap na naguguluhan na pare. Tumingin sila ng sabay sa pare. Sige na po, Father. Hayaan niyo na kami. Kahit biglaan, basta may ikasal kaming dalawa. Please. Itinaas ni Ichiro ang baril, dahilan para agad na kumilos ang pare at kumuha ng wedding certificate. Hinampas naman siya ni Clea na agad nitong kinangiti. Nagbibiro lang ako, Father. Tinago niya ang baril at kinuha ang singsing na matagal niyang binili para kay Clea. Nakahinga ng maluwag ang pari. Pumirma muna kayo. Ginawa nila ang sinabi ng pari. Matapos noon, ay sabay silang humarap na may ngiti sa labi. Can you both stand up? Pahayag ng pari na kasama nila sa biglaang kasal. Tumayo sila sa maikling seremonya. Anong pangalan mo? Tanong ng pari kay Ichiro. Ichiro Gomez. Inayos ni Ichiro ang kanyang tindig. Tumikhim ang pare. Ichiro Gomez, do you take this woman to be your wife? To live together in holy matrimony? To love her? To honor her? To comfort her? To keep her in sickness and in health? Forsaking all others? For as long as you both shall be alive? Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Clea. I do. Tumingin ang pare sa babae. Pangalan? Clea Magdayaw. Arisa Soma. Pagtatama ni Ichiro, gamit ang apelyido ng totoo niyang ama. Uhoy! Anong pinagsasabi mo dyan? Siniko niya ito. Arisa Soma ang totoo mong pangalan. Soma ang tunay mong ama at siya yung emperador na kasama natin kanina. Nanlaki ang mata ni Clea sa narinig. I will tell everything to you after this. Hayaan mo ang daddy mong magpaliwanag sa iyo ng lahat. Hinaplos niya ang kamay ni Clea bago siya ngumiti. Tumango naman ito at muling bumalik sa pari. Arisa Soma, do you take this man to be your husband? To live together in holy matrimony? To love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others? For as long as you both shall be alive. Huminga ng malalim si Clea bago masayang tumango. Yes na yes, Father. Who gave permission to this woman to get married to this guy? Nagpasukan ng mga tao. Kami po, Father. Iika-ikang lumakad ang dalawang ama ni Clea habang inaalalayan ng bawat isa. Nagpalipas pa sila hanggang sa ito ay natapos sa salitang, I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Malalim at puno ng pagmamahal ang tingin na binigay nila sa isa't isa. Hanggang sa unti-unting itinaas ni Ichiro ang belo sa kanyang suot at puno ng pagmamahal na siya'y hinalikan. Lahat ng tao ay nagpalakpakan. Lahat na nakaligtas ay nagdiwang kasama nila. Tatay, kasal na ako! Umiiyak na sigaw ni Clea at tumakbo sa kanyang ama bago pinakita ang kanyang singsing. Maari pong iba si Ichiro sa inyo dahil tambay lang naman kayo noon at mafia siya. Pero masaya po kung nakapangasawa ko ng gaya niya. Salamat po. Salamat po sa lahat ng paggabay ninyo para makahanap ako ng kagaya niyang lalaki. Yumakap siya sa ama-amahan bago nilubog ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Natutuwa naman itong napatapik sa kanya pero agad ding lumayo at hinarap si Clea sa tunay niyang ama. Hindi ako kagaya ni Ichiro pero kagaya niya ang tunay mong ama. Nagkatinginan si Rimuel at Clea hanggang sa nauna na itong napaluha. Bago nanginginig na hinawakan ang mukha ng nawalang anak. Arisa.
nanginginig niyang tawag sa totoo nitong pangalan. Kamukhang kamukha ka niya. Kamukha mo ang mommy mo. Nangihina niyang niyuko ang kanyang ulo bago siya tinignan ang nagtatanong. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko kung hinayaan ko magkalayo tayo. Patawad kong sa ibang pamilya ka lumaki. Hindi alam ni Clea kung paano kikilos dahil sa pangamba kung paano pakikitunguhan ang tunay na ama. Matagal nang alam ni Clea na hindi namin siya tunay na anak ni Lydia, pero hindi siya nagbago sa amin. Kaya sigurado kong hindi rin siya iba sa inyo. Mabuting bata po iyan. Tinapik nito ang braso ni Rimuel dahilan ng sunod-sunod nitong pagtango. Papa? Sa wakas ay nasabi niya rin. Papa! Mas malakas at mas malinaw. May totoo pa pala talaga akong pamilya. Umiiyak niyang saad bago sinundot ang mukha nito. Totoo nga, buhay ka pa. Bigla na lang siyang tumalon at niyakap ang ama. Alam niyo po ba kung gaano ko katagal hinintay na makilala ang tunay kong mga magulang? Buong akala ko'y wala na kayo. Buong akala ko, patay na kayo. At tungal niya habang nakayakap dito. Mas lalo naging mahina sa sayang emperador habang pinapanood siya ng lahat ng tao. Salamat at nakaligtas ka. Ulong ni Rimuel sa anak. Salamat sa iniwan mong alaala sa akin, Cynthia. Nagbalik ang nakaraan niya sa una't huling asawa. At ngayon, natupad na niyang mahanap ang anak niya rito. Natagalan man pero laking pasasalamat niya at buhay ito. Masaya akong makita ka, Arisa. Hindi ko man lang nakita ang itsura mo habang tumatanda ka. Hinawakan nito ang kanyang muka bago pinunasan ng luha. Tinapik siya ni Romeo. Huwag kang mag-alala, pare. Handa akong magkwento sa iyo kung gusto mo. Gustong gusto at malaking pabor. Mas lalong napaiyak si Clea o Arisa. Habang nakikita kung paano magkasundo ang dalawa niyang ama. Saan ba tayo magsisimula? Gusto mo ba yung oras na napatay siya sa palda habang nasa klase sila? Tatay naman! Nangihiya niyang saway bago tumingin kay Ichiro na nakikitawa. Kasal na ako tapos kahihiyan ko pa rin ang bukang bibig niyo? Mahiya naman kayo sa asawa ko? Malakas siyang tumawa. Ayaw mo nun. Ang mahalaga'y alam niya. Para alam niya kung saan siya babalik bago kanya nakuha. Kantsyo ng ama bago siya kinikiliti na agad niyang kinasigaw. Diba kumpare? Yes, yes. Sagot naman ang emperador bago nakipagtawanan dito. Nahihiya namang bumalik si Clea sa kanyang asawa bago yumakap dito. Huwag mo silang pansinin. Why? They are funny. Sagot naman ang asawa. Kaya agad niya itong piniga sa may sugat. Basta wag. Napadiing si Ichiro bago siya nilayuan. Oh, bago tayo magkalimutan, may sasabihin muna ako. Napatahimik ang lahat dahil sa pagiging open ng emperador. Now that I found my daughter, my one and only daughter, I am ready to introduce her to everyone as my sole heiress. All my property will go to the care of my daughter, Arisa. Napahawak sa bibig niya si Clea matapos ng marinig. And now that I have met my daughter, I am resigning from my position as the highest emperor of the underworld and leaving the position to her husband, who is the current leader of the Gold Alliance. Humarap siya sa dalawa at binigay ang kanyang basbas bilang ama at tagapamahala. Gusto ko sa pagkakataon na ito ay matutukan ko ang aking anak at ang bubuin niyang pamilya kasama ng isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tao sa mafia. Niyakap niya silang dalawa at hinarap siya sa natitirang grupo na kasama. Magbigay pugay! Sigaw ng kanang kamay ng emperador bago nagluhudan sa kanilang harapan. Abot tenga ng ngiti naman ang pinakawala ni Ichiro na pinapalakpakan ng kanyang buong pamilya. Nag-stand out siya sa mga ito bago inilabas ang hawak na baril na simbolo ng bagong pamumuno. Ano ba? Puro kayo mafia-mafia? Group hug tayo! Naiiyak na sigaw ni Clea bago hinila ang buo niyang pamilya at sama-samang nagyakap. Sa loob ng tunay na simbahan ay nabuo ang tunay na happy ending na gusto nilang dalawa. Dumadanak man ang luha, subalit dala naman ito ng saya ng kanilang pagsasama-sama. Hindi man tayo kasing linis ng iba. Ang mahalagay, marunong tayong magmahal at makipaglaban. Pinagsalikop nila ang kamay bago ngumiti sa isa't isa. Habulin man ang maraming gulo, pero hindi titigil
hanggang sa hindi ito malinis matapos. Niyakap ni Ichiro ang asawa bago tatlong beses na hinalikan sa harap ng Diyos at ng kanilang pamilya. Halik na walang makakahigit at makakabura dala ng tunay nilang pagmamahal na hindi mababawi sa kanila ng sino mang makakalaban. I am Arisa Soma, o mas kilala bilang Clea Magdayaw. And now, I am done getting away from the Mafia Air trouble. Bulong ni Clea sa isipan habang hawak ang masasayang alaala.